ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang way ng pagkikilay na pwede nyong gamitin at pagpilian. So kung gusto mong malaman kung ano yung mga yon, make sure to watch till the end and subscribe to my YouTube channel. Fantastic babe, it's me, your girl Chan. So ito na yung video na pre-namis ko sa inyo dun sa previous video natin na kung paano mag-start and improve yung makeup skills nyo. Sa ating mga babae, hindi sa atin mawawala yung pagkikilay. Aminin man natin sa hindi, marami sa ating relate dun sa kasabihang kilay is life. And meron tayong kanya-kanyang unforgettable kilay moments. So kayo, ano yung mga unforgettable kilay is life moment nyo? Share nyo naman sa baba sa comment section. So eto yung iba't ibang way ng pagkikilay. So number one, using eyebrow pencil. Very recommended ang paggamit ng eyebrow pencil kasi madali siyang makontrol and i-handle. Kaso pag di maganda yung quality na nagamit mo, for example, hindi siya pigmented or sobra yung pigment niya, mahihirapan kang makuha yung look na gusto mo. Para sa akin, I personally use Focolor Eyebrow Pencil kasi mura siya and maganda yung quality niya based sa experience ko. Eyebrow using eyeshadow. Ang eyeshadow, hindi siya usually ginagamit pang kilay, pero sobrang ganda niyang alternative sa pomade para magmukhang makapal yung kilay mo. Problema nga lang, hindi masyadong kumakapit yung eyeshadow, lalo na kung directly mo siyang i-apply. So kadalasan, sobrang light lang nung nagiging itsura niya. So I suggest always bring a mist or water para mabasa niyo yung brush para mas kumapit yung pigment nung eyeshadow. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I own us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Number 3, eyebrow using mascara. Yung mascara naman, magandang alternative siya sa brow soap. Nagmumukhang mas bushy and natural looking yung kilay natin. Kaso medyo mahirap lang siyang ilagay, lalo na kung pasmado ka and kung hindi maganda yung pagkalagay mo, magmumukhang may baku-baku yung kilay mo. Kaya I recommend na i-brush mo muna siya sa paper or tissue para makontrol lang yung product na mapupunta dun sa brush. So kahit maidiin mo yung paglagay, hindi magmumukhang sobrang kapal nung kilay mo. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bless up, bless up. How did... Number 4. Eyebrow using brow soap. Kung nahihirapan ka or sa tingin mo hindi mo kayang gamitin yung mascara, pwede ka namang mag-invest sa brow soap. Ito talaga yung ginagamit para maging bushy and on fleek yung kilay. So most professional, ito yung ginagamit nila. Problem nga lang, medyo pricey siya and hindi siya recommended para dun sa mga maninipis yung kilay or wala talagang buhok sa kilay. Don't you love when we take our time to make love?
Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Eyebrow using pomade. Pag gumamit ka ng pomade, mas magiging defined and pigmented yung kilay mo. Kaya maraming mga artista and model na nire-recommend yung paggamit ng pomade. Yun nga lang, medyo pricey siya and maraming fake pomade product na nagkalat dito sa atin sa Pilipinas. So I recommend use the alternative na sinabi natin kanina, or ask for recommendation para sure ka dun sa mabibili mo. So personally, I don't use it, kaya yun lang yung masishare ko sa inyo. If nagustuhan nyo tong video natin, please don't forget to like this video and help me share this video to your friends. Subscribe ka na din if hindi ka pa nakasubscribe. Sobrang laking bagay nun para sa akin. And if gusto mong ma-improve yung makeup skills mo, click this video about how to improve your makeup skills. And ilalagay ko din yung link sa description and sa comment section. Also, we are currently running a giveaway na mag-end sa June 30. You may check the details sa description. So, thank you so much for watching. Bye! Mag-shoutout ulit tayo. So, magbabasa lang ako. Diba? Nakano na naman ako. So, magbabasa lang ako ng comment dun sa previous video natin. Ayan. So, unang-unang nag-comment sa video ko si Ate Jeanette. Sabi niya, so proud of you, B. Thank you sa tips. Ayan. So, thank you so much, Ate Jeanette. Tapos, next na nag-comment si Sadwind. Natuto ka na, na-touch ka pa sa mga advice. Lalo na yung sa bandang dulo na Thank you po, dagdag kaalaman para sa amin. Ako po kasi laging napupuna pag nagba-blush on. Pagtingin ko naman kasi, sakto lang, pero pag lumabas na ako, ang kapal daw. Kaya ayun, di na ako nagba-blush on. Nahihiya na kasi ako, baka mapuna na naman. Tapos, matawa na naman sila. By the way, thank you po, sa Lodi ko po in-expect na mapipili po ako. Tsaka po ang kit ng hanger, more videos pa po, and keep safe, God bless. So ayun, marami, relate ako dun sa mga alam niyo yun, yung gusto mo lang naman magpaganda, gusto mo lang mag-ano, pero yun nga, yung hindi talaga natin naiiwasan yun eh. May mga tao talagang, alam niyo yun, minsan pupunahin ka kasi at least gusto mong maayos, pero madalas pinupuna ka kasi gusto lang nila mang-asar. So yun, hayaan na lang natin yung mga taong ganun, parang yun, natural na lang yun, alam mo yun, be confident na lang sa sarili natin. So, this message is para din sa akin. Ayun, so next, from Bustamante Dayan, nakakaiyak naman yung mga advice. Man, ayun, thank you so much. Alam mo, nung finifilm ko yun, pakaramdam ko, kinakausap ko yung sarili ko talaga. So, yun. Siyempre, sa aking Nal Perez, kakomment siya. Sabi niya, ganda ng pagka-arrange. Parang layo naman dun sa ano ko, ha? Ganun na lang yung ko. Tapos, from JD Magalaw na, hi ate! Sabi niya, ang ganda, nakaka-touch. Ikaw na talaga, Lodi na kita. So, si ate JD, di ba dun sa video last time, sinabi ko sa inyo na nagpaturo ako dun sa asawa, sa girlfriend. Ano ba? Tingnan mo hanggang ngayon. Dun sa girlfriend ng kuya ko. So, si ate JD talaga yon. So, super supportive nila. Thank you so much. And, ayan, bago tayo magbasa and maglahat-lahat, ayan, so, yung napili namin dito is, diba, kung naalala nyo dun sa previous video, sabi namin dun, magpipili kami ng comment. So, napili namin ngayon is, itong comment ni Bustamante Dayan. Hi, Ayan. Sabi niya nakakaiyak naman yung mga advice.
Ayun, so please message me on Instagram your number. And ano nga, alam nyo, wag na natin i-edit tong video na to. Ganito na lang, parang yung video na yun, okay, nahayaan na natin yung una na madaming cut-cut style. Eto, okay lang tong dami nating bulol-bulol. Paminsan-minsan, pwede rin namang alam nyo yun, yung natural na lang tayo magsalita para at least, di ba? Anyways, thank you so much. That's it for today's video. Thank you so much for watching. Bye! When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up.